Mga kapuso, mahilig po ba kayo sa mga vintage o yun po mga lumang gamit? Nako, eh, tiba-tiba kayo sigurado sa isang bazaar sa Escolta kung saan tampok ang maraming pre-loved items. Silipin po natin yan sa pagtutok ni Claire Delphine. Mga vintage, pre-loved at second-hand na item. Mula sa mga abubot sa katawan hanggang sa mga furniture, mga bagay na maaring magpabalik sa mga alaala sa mga nakalipas na panahon. Tampok yan dito sa Hola Escolta, ang Saturday market na nagmistulang gold mine para sa mga vintage lover gaya ni Melissa. There are a lot of interesting items. I like old stuff. They have a certain charm. Pero di lang ito simpleng flea market. May ibang pakay ang 98B, isang grupo ng artist na nasa likod dito. So we all want to kind of like bring back a certain kind of awareness for Escolta once again. Because especially with the younger generation, hindi na nila kilala yung Escolta. So it used to be known as the queen of the streets. It was the center of commerce during the early 1900s. Ang pinagdausan nitong Saturday market sa bakanting pwesto ng First United Building kung saan nakatayo noon ang sikat na Bridge Department Store. Si Bobby Teutico, isa sa mga nagbebenta ngayon ng vintage products dito. Matatamis ang mga alaala niya sa Escolta kung saan daw siya madalas mamasyal noong kabataan niya. The 1960s. And the 50s, of course, I was still very young then, during that time. But I enjoyed the old stores. They were beautiful stores, different stores. And Escolta was number one that time. So those are the memories I recall. And the movie houses like Capitol and Lyric, very significant movie houses with art deco designs. You know. Kung ano raw ang Ayala Avenue sa Makati ngayon, ganyan din daw ang Escolta noon. Kahit ang GMA 7, dito rin daw sa Escolta nag-ugat. March 1950 nang simula noon ang operasyon ng Kapuso Station sa top floor ng Calvo Building na yan. Claire Delphine, Nakatutok 24 Oras.